Good morning po! Ayan, pawis na naman ang inyong Marites. Pawis na pawis po. Kasi bago ako film ng vlog, wait lang, punasan ko lang. Kasi talagang basang-basa yung katawan ko. Bago ako nag-film ng aking video, so syempre, tapusin natin lahat ng gagawin. Kasi ang pangit naman na ang aga-aga, cellphone, higa, diba? Ulit-ulit. Ayan, basta pag pinapawisan ako, basa yung hair ko. So may nag-comment, sabi niya, mag-headband ka na lang kaya para hindi ko daw laging ginagalaw yung hair ko. Tingin na pang headband. Charita. Joke lang po. Wala kong headband eh. Pero hanapin ko headband ko dun sa kabila. Sa nandun eh. Saka ang tawag dito, talagang ganyan kasi nga umeksi yung hair ko. So madalas akong mag-hayo-hayo ng hair. Tapos laging ito, lagi kong hinawakan yung ilong ko. Kasi iwan ko, mannerism ko na rin na parang feeling ko may makati na ano kahit wala naman. So, ayun, takatatapos kong nagugas ng plato, nagpastol ng kambing, nagpakain ng pusa. So, ngayon, nag-prepare ako ng pananghalian. Kumain ako kanina umaga ng, kasi may natirang longganisa na ulam namin kagabi. E dito, sabi ko nga, pag kami, hindi kami nag-aalmusal, okay na ang tinapay, ganun. Tapos, kumbaga, yung kung gustong kumain lang o hindi, yun lang kaganapan. Hindi yung talagang kasanayan sa kabila kasi talaga nag-almusal sila. So doon noon, lagi akong nagluluto ng almusal. Pero pag umuwi din ng asawa ko, ganun din naman ang gagawin ko. So tignan niyo si Papa ko, pakita ko sa inyo. Nag-exercise siya. Hi, Pal! Ayan siya, lalakad siya. Ang haba na lalakarin niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin natapos to. Pero nakalhatian na namin yung lupa na yan. Ginawa ko ulit kasi kanina. Ayan po, naglalakad-lakad siya doon, pabalik-balik. Pabalik-balik siya. Kaya yan, nakakapag-exercise na siya, hindi katulad doon kay ate ko Jessica na doon lang talaga sa bahay nila. Tapos si Nicole, Cole, and si Mascara. Ayan, so katapos ko na lang din kasing naglinis, kaya pwede na rin silang manood-nood. Si ate ko, Marife, naglalaba doon sa kabila kasi hindi pa nga tapos yung dirty kitchen namin na pang laundry area. So ayun, napakaganda ng sikat ng araw, sana tuloy-tuloy. Pero syempre, may time talagang maulan-ulan, alam nyo na. Panag-aabuno rin na rin ng palay. Kaya mamaya pupunta kaming bibili ng kapatid ko. So, para matapos na rin. Kasi may isang buwan na rin ata yun eh. Isang buwan. Oh, dalawang buwan na rin ata. So, August, September, mga June, July, August, September. October, mga ganun. Siguro September, October, mga ganun yung pag-aani ng palay. So, busy na naman ang Marites ninyo. Ayun. Sa ngayon, papahinga muna ako tapos maliligo kasi may follow-up check-up din po ako. Kaya yun. Tapos nga pala, may nagtatanong doon sa magkano yung kambing kes? Kasi sabi nila, medyo may nag-comment na mahal din ang kambing. Opo, mahal po ang kambing. So, check ako na lang sa inyo mamaya. No, may gagawin na po ako. Ulam for today is tada! Opo na may sardinas. Tapos nagpito ako ng dangget forever yan. Yan. Dito kami kakakulit sa terrace. Because the view is in the view. At kumakain ng siet-siria. Natapos siya naglaba yan. Kahapon ako naglaba. So, mangantamo! Naglilinis si ate ko, Faye. Oh, tapos na kasi. Ayan. Tapos, syempre, pinturahan sa hap-hap lang. Dito yung laundry area. Tapos dito yung kusina. O, diba, apakaluwang. O, pak na pak. Naikabit na rin yung faucet. Dito, saka doon. Tapos lilipat namin yung lutuan dito. Tapos yung mga plato-plato doon. At dito, mga ang ilalagay na lang dito is mga appliances. Dyan. So, bago kami umalis, linisan muna namin kasi nga may follow-up check-up ako. At, ayan. Nililinis ko kami. Binuksan namin lahat ng bintana kasi until na marami pa rin dami. Nakabihis na ako. Ayan, so, naka-white polo shirt tayo ngayon. Pangninang ang outfit. Charis, yung pangninang ang outfit. Gusto ko lang kasi pawisin din ako. Tapos hindi masyadong makita yung basain ng kilikili. Basain, hindi naman siya totally basain kasi nabawasan yung basa ng kilikili ko nung mayroon akong ginamit na products na nasa TikTok shop ko rin yun na baka gusto nyo. Charis.
So, ayun, update ko kayo mamaya sa aking follow-up check-up kasi mag-grocery kami kasi wala na kami stock din. After noon, maghihiwalay kami ni ate. So, meron din siyang appointment. Meron din ako. So, ayun, update ko na lang po kayo. Sinamahan ko muna si Ate ko Faye sa appointment niya kasi sasamahan din niya ako mag pa-check up. Tapos may nadaanan kami itong prutas. Bumili lang kami ng rambutan. 1 kilo, 80 pesos. Pwede na, di ba? After na nandito na kami, medyo napaaga kami kasi nga dito pag hindi ka priority at nagpalista, wale. Kaya ayun, nagpalista ako. Ang dami pa rin, tapos ang tagal-tagal ng doktor ko dito. Kaya habang nag-aantay kami, yan si ate ko pay board na board. Pero umalis na siya, nauna na siya kanina. Kasi sabi niya, mag-meet na lang kami. Ayan, habang nag-aantay ako. Tapos na rin ako sa wakas sa check-up ko, so ako na lang mag-isang uuwi kasi nga nauna na si ate ko Faye. Kasi kung hinantay niya pa ako, ay ako, vongga ang pag-aantay niya. So meron ditong van na nasakyan ko na papuntang Dagupan. So makay na ako kaysa mag-antay pa ako ng bus. Iwala ng bus na papuntang Dagupan. So ayan, nagban ng Marites ninyo, pa-social-social pag may time, Charis. So nag-aantay ako kasi mag-aantay pa ng mga kasama. Nakauwi na po ako, ayan. So, andito yung mga pusa ko, naabutan ko sila. Sinusundo na ako para pakainin ko sila. Ganyan po sila. Pag nakita na nila ako, pupunta sila dito sa bahay para sunduin ako. Parang alam mo yung alam na nila na andito na ako. Tapos, pakainin nyo na kami. Ganun lagi yung sinasabi. Parang layo lang nasa ko. Hindi naman nila sinasabi, magtatak naman kayo pag sinabi ng mga pusa, diba? So, ayan, dyan yung si Snow, si Mascara, at si Tony. So, wala kong ano dyan, lalaki man o babae sila dyan, pinangalanan ko na lang kasi ganun naman yung sa pusa ko. Si Sophie lalaki, si Casper babae, o diba, baliktad. So hindi ko naman na ano yung gender nila, okay lang yung wala naman sa gender yung mga ano nila eh. So kung ano man ang pangalan nila, bahala na lang yung magtatanong kung lalaki ba yan o babae ba yan, kadalasan ganun. So tignan nyo yung ano araw, diba, bongga. So ayun, pakainin ko na lang muna sila, tapos may gagawin po ako. Uy, pawis na naman ako. Alam mo na yan. So, pinapainit ko yung ano. Yung inuwi ni ate kong burger kahapon. Almusal ko. So, yun ang pansinin yung shirt dun sa Calzon Rocks. Dahil nag-general cleaning kami. Kasi tapos na yung dirty kitchen namin. Ayan. So, yung screen door dito dati. Ano? Na. O, diba? Tipid-tips. Tapos, kung tatanungin nyo kung ano to. Yan yung, anong tawag dito? Yung para sa tubig namin. Kasi may sarili kami yung tangke. So, yan, medyo magulo pa. Doon yung pwesto ng washing. Doon. Simsaksakan doon. Tapos, yung area. Maluwang na siya. Tapos, alam niyo na, pag nagluluto, hindi gaano kainit, hindi katulad sa loob. Kulob kasi. Tapos, yan, ito ayusin pa. Ayan, marami pa. At least, maluwang na hugasan ko. Tingnan niyo yung dito. Diba? Kaya nga muna ako. Hanggang. Maglilinis kami ng electric pan kasi napaka-dumi. Diba? Napaka-dumi. Dumi kasi para akong sabi na parang akong Bisaya. Pero parang bakit? Napaka-dumi. Ito po, alam ko napakita na natin ko to sa vlog niya eh. Binili niya kasi yung mga electric pan namin dito iwan. Yung hangin. Wala yung hangin niya palabas, palikod. Ano ba ito? Paano ba ito tanggalin at nang hirapan niya? Ito, Ate Faye. Hindi na siya masyadong matinggal kasi you look that one. Paano mo yan lilinisin din? Siyempre, gagawa ng paraan. Alam nyo, masarap bumili na electric fan. Bakit? Kasi yung hangin niya talagang mafe-feel mo. Yung talagang buong ano, kahit hindi ka na mag-aircon. Kasi ito talaga the best. The best, oo. Oh. So, hindi ito sponsor. Hindi sponsor. Ano yung brand? Asahi. Asahi, oh! Ano yung masahi? Knock, knock! Who's that? Asahi! Asahi who? Asahi mo! Mula ngayon! Oh, mindset ba? So, maglinis lang kami kasi nag-general cleaning kami, oh. Diba ito pwede siyang bakal bote? Ito? Bakit mabubakal bote? Pwede pa yan? Alam nyo kung ano nangyayari din sa electric pan na to? Parang yung ano? Umahangin yan! Hindi siya lilisan lang natin, tingnan mo. Ang nangyayari dito is pag siniswitch ko to, yung parang palit. Red! Zut! Alert! Yung departure. Yes. Ladies and gentlemen, please buckle your... Please buckle your seatbelt. We are departing! Pero lilisan namin yan, magagawa ng paraan niyan.
Ayan, marami pa kami gagawin. Doon, ang dami ko pang ano dyan sa dirty kitchen. Pero, nasa yung isa? Di ba tatlo to? Ay, ilan? Dito yung kwarto namin ng asawa ko. Meron pa dyan ano kasi yung lulutuin namin. Maglilinis pa ako dyan. Let's go! Hello po. Huwag niyo ako i-bash ah. Pag napapakita ko lagi akong basa yung buhok. Sa ngayon, magluluto ako. Tapos na ang lahat ng trabaho. Hindi pa naman papali at tapos. Patatapos kong naghugas ng ng electric pan. Tapos pinunasan namin. And then nilagay na ulit. Kasi medyo makalimlim dito. Ano yan oh? Pawis na pawis kasi ang marites ninyo. Ayan po, magluto ako ng giniling. Tapos magkasaing na rin ako kasi mag-11 na pala. Wala pa kami pagkain, dahi. So, ayan. Ready ko muna tong mga ito. Bago ang lahat. Siyempre, nagugas muna ako ng aking gagamitin para sa aking pagluluto bago ako magluto. Diba? So, mabilis ang hugasan lang to, Charis. Tinimelapse ko lang. So, dyan, medyo happy ako dito dahil medyo maluwang na yung paghuhugasan ko ng mga plato, ng kung ano-ano, makakagalo ako ng maayos. Hindi katulad dito sa maliit naming kitchen. Siyempre, di ba, kailangan talaga ng dirty kitchen sa bahay. So, sakto dahil pinaayos-ayos na din ni Ate Kopito. Eh, dapat hindi pa sana. So, sakto din naman na may mga natirang gamit. Tapos, yung magagastos is sakto lang din. Alam nyo na. Sa pagbabudget talaga mahirap, pero kailangan. So, yan. Hugasin ko lang muna siya and then magluluto na ako. So, na yung niluluto kong edinil. Giniling mala edinil. Oo. Oh, diba? So, yan lang yung ingredients niya. Actually, dapat may patatas yan. Pero dahil walang patatas, carrots na lang. Medyo may kulay lang siya. Lutuin ko muna. Good evening po! Ayun, so, tapos na naman ang aming buong araw. Nakapag-uran. Walang tigil. Walang tigil, Charis. So, tapos na namin kumain. Hindi ko na rin pinakita sa inyo kasi yung katawan ko is down and down na. So, yun lang naman ang kaganapan sa buhay-buhay natin. Buhay-buhay natin. So, chika ko yung sa follow-up, check-up ko naman. Siyempre, hindi ko na rin na-update. Yung pagkadating ko kasi business talaga ang matis ninyo. Sobrang tagal. Umabot at ako ng 3 hours. Hanggang nun. Kasi, ano yun, nandun na kami ng mga 12 eh. Tapos umabot na kami ng, umabot ako, actually, hintayin sana ako ni Ate Kofi. Hindi na ako nahintay kasi umaritis ninyo, ayaw niya nag-aantay yan. Eh, ako din naman, kahit sino naman, ayaw natin yung nag-aantay. Pero talagang tiyaga-tiyaga, tiis-tiis, diba? So, siguro dahil hindi naman kasi na-inform. Or ano, mayroon kasing dalawa yung dock doon sa taas. So, second floor yung. Parang wala ata, kasi saan nakalagay doon, the doctor is out. So, sabi-sabi na narinig ko lang na, nag-operation siya, parang nag-cesarean sa ibang ospital. So, yung sa dami namin, iisa lang yung doktor namin, siguro, ilang kami? Mga 20, mga ganun. Tapos, sa mga matatanda, iba naman sa kanila. So, parang hindi siya kasali. Yung sa amin kasi, yung mga kasabayan ko, buntis, ganun. So, yung mga doktor ko, ayun, grabiness ang nangyari. Kaya, iisa ang doktor namin ng mga buntis at yung mga nagpapaalaga din. Kaya, imbis na hati yun, mabilis lang yun. Kasi nung unang check-up ko dun, mabilis lang siya. Hindi siya ganun kabagal. Nung pagdating ko nga dun noon, nung first check-up ko doon, pumunta ako ng mag-aalauna na. And then, sinalang na ako agad. Parang pangatlo ako. Tataka ako. Kasi ang oras ng doktor ko, ang oras niya is, alauna hanggang alas 7 ata ng gabi. So, yun talaga yung ano ng doktor ko. Pero open na yun ng 6 a.m. to 7 p.m. So, siya, alauna talaga onwards, 1 p.m. onwards. Itataka ko, bakit? Eh, ang dami na rin. So, yun lang nga. Doon na nagka-aberya na ibang doktor yung isang doktor wala pala. So, parang pare-parehas na rin kami. Yeah, yun lang ang nangyari. Overall, okay naman. So, yun. Sunod lang sa payo ng doktor. So, sabi naman niya, malapit naman na uwi yung asawa ko. Upuwi na yung asawa ko sa 15. Tapos, syempre, biyahe niya yung ta 16. Ayun, pagod ang marites ninyo. Super duper. And then, kata niya naman, sumakay ako sa van. Kasi, walang bus.
napapuntang Dagupa, ang tagal. So, sakto naman yung mabuti yung pagkahapon-hapon na meron na. Siguro yung mga hindi wala na makuha customer. Eh, ano, minsan tinanong ko yung driver, sabi ko, oh, kuya, may nakasakay ba? Kasi tinted yung ano, tinted yung van sa labas. Kaya sabi ko, tiling ko, sabi ko, siyempre, alam niyo na, puting van, ano? Takot-takot din tayo, no? So, sabi ko, nag-ano na kasi ako, alam niyo na, parang safety first ba, mahirap na. So, nung binuksan niya yung pintuan, huwag ka maliwa, ayaw ka. Sabi niya, maliwala ka sa akin, ma'am, safe ka, sabi niya. Yung binuksan niya, ay, okay, meron din ma'am ako kasi ako kasabayan doon, na taga dito rin, sa lugar namin. Kaya, kamante naman ako. So, yun. Tapos, meron nga sana mababapanda ng babae. Kasi sakto, dumating yung bus pa upapunta ng Dagupan. Siyempre, ikaw na nagmamadali ko sa Manangway. Ako, ay, pagod na ako. So, hindi ako bababa. Sendo na ako, ibababa na naman, diba? Tapos mag-aantay ulit natin. E ngayon, napapaba na sasakto, sabi ng driver, tara na. Oh. Natatawa kami. So, yun, ang nahigira yung kaganapan kanina. Pero, overall, okay naman, ganun talaga ang life. Kasi si ate ko, madalis, mabilis lang din siya natapos. Tapos, yun nga, balak niya sabay na kami, kaya nauna na siya. Sakto naman din na nauna na siya kasi pagdating daw niya dito, ay grabe daw ang bonggalis ng kakalatan ng bahay. Sabi, tama nga, sabi nila na pag lalaki ang nakatira dito, ano na siya, tawag dito, hindi talaga sila, basta kung ano, iniwan nila, yun ang babalikan mo. Ay, naku, just me, maraming magkahirap. Ayan, so, ayun naman, overall, okay naman po sa akin. Kasi, syempre, diba, ako tiis-tiis lang talaga. At least, ako gumagawa ako ng way, gumagawa kami ng way ng asawa ko. Pero dating din yan, pray-pray lang, no? Nababanchika ako. Yun lang naman kaganapan sa vlog ko. Napagod lang ako ng bonggam-bongga. Tapos, napasensya niya ako kung hayo ako ng high ng hair ko, ha? Hayo ng high ng hair. Kasi syempre din may electric pan, no? Tapos, ano pa ba? Wala na. Bukas busy kami. So, tatapusin ko na yung vlog ko, no? Ayun, umabot ng 3 araw at wala akong vlog. Kasi nga, naging busy ang maritis ninyo. Intindihin nyo na lang. Kasi minsan tayo talaga ay busy sa buhay. Busy sa buhay. Wala pa nga akong anak. Stress ang lola nyo, di ba? So, ayun lang naman. Huwag niyo po kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit yun po yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako ay mag-upload na akin yung vlog. Ay nga pala, meron din kami pinuntahan kanina. Meron kasing nagpa-estimate sa kapatid ko. So, sana makuha namin yung project na yun. Pero, pray pa rin. Ganun po talaga. Ayan. So, maraming salamat po. God bless!